Nagko-contribute po buwan buwan ang mamayang Pilipino para sa sarili rin namin, para sa mga kani-kanilang sarili, at hindi para sa sariling bulsa nyo. Eh, para may nakawin sila, hindi ba yun? Di ba? Ano yun, magko-contribute po? Sige, contribute tayo sa Pilipino. Para may nakawin para may sila. Nakawin kayo. Ano bali? Yan ang bagong Pilipinas. Yan ang magnanakaw. Kapatid yan ng sinungaling Marlon. Diba? Lagi, yan ang naging problema ng pangalang Marcos na idinikit sa kanila at idiniin sa kanila maraming dekada ang nakaraan na sila ay magnanakaw, na sila ay kumamkam ng mga ill-gotten wealth, na sila ay tax evader. Tapos ngayon, pagkakataon mong patunayan na hindi ikaw ang lahat ng maruming salita dekada ago, tatlong dekada, decades ago. Tapos ngayon, patutunayan mong tama pala kami. May sariling kompetensya na ngayon eh. May nagko-competition na ngayon si magnanakaw sa kasi sinungaling. Nag-uunahan no, sino sa kanilang pinakamaraming sinungaling, sino sa kanilang pinakamaraming magnanakaw? Well, definitely, ang nakaupo ay both. Yeah. So, ang mga paksyon na lang sa paligid niya, maglalaro, maglilinis-linisan, na hindi, sinungaling lang ako, hindi ako magnanakaw. Ay, magnanakaw ako, pero hindi ako sinungaling. Pati sa dalawang salita niya, tinuto niyo. So, balikan lang natin yung issues, Marlon. Balikan ko lang yung SONA situation, no? Hindi pa yung SONA inputs or topics na nasa ano yan, nasa loob ng kanyang speech kahapon. SONA, let's go to SONA being the Congress situation. So, nakatanggap tayo ng balita na ang mga staff ng ating mga butihing congressmen ay hindi kasali sa budget na 20 million na pagkain. At ang tinahin nila, pinagili lang ng principal nila. Ang principal nila na Kenny Rogers. Kenny Rogers, okay. Kenny Rogers. Ay, ito, sa opisinang to, baka ang choice nila ay Kenny Rogers. Oh. Baka ang kabila ay Jollibee, may KFC. Hindi natin alam. Hindi natin alam. Depende siguro sa ano rin ha. Depende rin siguro yan sa pagiging generous ng kanilang principal. Diba? Oh. Pero kasi Marlon, kung ako ang ganun, at meron kang budget na, sabihin na natin, ang 20 million is not really pure food budget. Sabi nila kasama ng Agenda Security, regardless, million worth of food budget is still like a grand presentation of food preparation. Bakit hindi mo kasama ang staff mo? Ang staff mo ang pinakamaagang nandyan. Inayos ang lahat para maayos na pagdating mo. At ang mga staff mo ang kasama mo sa hirap at ginawa. Yes. Mga staff mo ang nagre-research at papakahirap. Yes. Tapos kayong congressman, kayong mga senador, salita lang kayo ng salita, pero mga na pinapasa nyo ay galing sa mga staff nyo. Okay. Sila naman yung napupuyat. Oh, masigit na napupuyat kapag kami mga pinapatrabaho kayo. To be objective about this, pilahan nga sila eh. Okay. Ng principal nila ng lunch. Mm. Is it really the congressman, the issue here? Hindi. Hindi eh. Hindi. Yung siguro yung opisina ng pinakamataas na opisyal. Yes. Oh, yung mula sa, yung mga matataas na opisyal sa Kongreso. Oo. Ang Speaker of the House, Secretary General, and yung committee na umahawak nung sa preparation ng State of the Nation Address. Tapos napanood mo kahapon, Marlon, sa red carpet, may mga invited personalities na has nothing to do with legislation. I saw Ting Yap. I saw Joji World, the yung handler ng mga artista. I saw people who are not supposed to be there. And we see more people outside na dapat sila ang nandun na nakaka-witness ng report ng Pangulo. May nakita nga rin sa kaibigan ko, may nakita rin daw yung ilalambugaw ng mga high-end prostitution. Nandun din, no? Well, I saw people na hindi dapat nandun. Artista na hindi dapat nandun. Lumalakad na mga congressmen na bit-bit ang anak. Bakit nandun? Ba't nyo nalangin yung mga anak na karga-karga nyo pa? Putragis na kakasama ng loob, sorry. Pero it's... Isabel Dasao, bakit nandun si Isabel Dasao? Maybe she is a partner of someone, we don't know. Ah, okay. Hindi, diba? Politiko ba asawa ni Isabel Dasao? I'm not sure. Si Isabel Dasao, anak ni... Ni Bong Dasao. Si Bong Dasao na... Di umano kasi Dasao lang naman ang binitawang pangalan nila... Sir na best friend niya, no? Best friend ni BBM. And you have to remember when Isabel Dasao walked down the aisle, since wala na ang father niya, ang naghatid sa kanya was BBM. BBM, Yun lang, ako disappointed ako. Family gathering daw, sabi ni Maylene. Disappointed ako for the, ano, for our friends na staff ng mga officials na nandun, na hindi nakakain ng maayos pero 5 a.m. pa lang nandun na sa opisina. Ano nga kaya itsura ng 20 million? Okay ba to? Ewan ko, pero makakapalamukha ng mga kumain dyan. I'm very sure maraming nasayang nga nun. I'm very sure. Speaking of, yung mga naglakad sa red carpet na hindi natin katanggap, hindi katanggap-tanggap na nandun sila. Oo. Merong mga nasagi ng camera, Marlon, during the SONA session, na alam mo yung walang saya sa mukha. Malungkot? Hindi malungkot eh. Yung walang confidence na nandun sila. Parang hindi nila gusto yung sitwasyon na nandun sila. Pero ba't na sila pumunta? The same question I have. Because
who did I see na napan sa camera? Secretary Cheloy Garafil, na napapabalitang oy, nag-resign na di umano. Kung nag-resign na di umano, sana, di ba, hindi ka na rin nag-attend yung balisa na asiwa. Hindi kaya dahil may pumatok na issue? I believe so, because nga sinasabi ng marami din kahapon, sabi nung ate friend natin na nandun, na nakita nilang naglalakad din daw ang mag-queuein na speaker at Sandro Marcos na mabigat ang mukha, mabigat ang vibe ng mukha. Okay, dalawang bagay ang tingin ko eh. Bakit mabigat ang mukha? Una, kasi may lumabas talaga na pulburong video. Pangalawa, kasi alam na nila na ipapasara na yung Pogo. Yun lang naman yung partiyan ng speech niya, Marlon, isa sa mga highlights. Oh, eh, syempre, tayo. Yung ilan naman dyan nakakuha ng advance copy, lalo kung malapit ka rin sa presidente, di ba? And huwag natin kalimutan, ha, ang iniintriga sa kanila, ang monthly payola nila sa Pogo, 200 million. Eh, pinasara. Pero Marlon, bagay agad December to. Pero Marlon, hindi kasi pinasara. I-rename lang. Actually, pa, yung Pogo, ha, Philippine Offshore Gaming Operations, di ba? Pinalitan lang nila ng internet gaming license, IGL. So we'll see. Parang ano lang ito kami. Alam mo, nakakatakot dito. Remember, nung panahon ni Tatay Digong, ipapasara na dapat yung Sabong Online. So inabot. Pinasara ni BBM yung Sabong Online. Pero, ang nangyari, tinanggalan ng lisensya sa Sabong Online. Pero hanggang ngayon po, ultimo sa probinsya sa Abra, ang probinsya na ni Secretary Lucas Bersamin, talamak at nantaran yung Sabong Online. Baka siya ang padrino doon. Sa Bulacan, sa Region 4, at sa probinsya. Hindi natin alam kung siya ang padrino. Natulingan ES ka, may Sabong Online sa probinsya mo. Little President ka, baka ikaw ang padrino niyan. Padrino bang tawag doon Magaang pa nga sabihin ng padrino. Nagtatanong lang naman, baka naman ikaw ang protector. Or ang worst pa, baka ikaw yung mayari. Baka ikaw operator. Ikaw mismo ang operator. Nagtatanong lang naman. And pati siya may comment. Ang dami naging eksperto ko hapon. Na totoo lang. Kahit naging expert si Defense Secretary Gibo Chodoro. Naging IT expert din si DILG Secretary Benar Rabalos. Naging expert din si... Buti ba si ES Bersamin? Mga naging IT expert. Tama ba? Si ES Bersamin ba yung nagsabi na? Hindi, Koreano yung nasa video. Alam mo, Marlon, nakakatakot ang administrasyon na to. Napapaligiran ng presidente natin ang mga konsentidor. At saka pa, coming from a justice, di ba? Being Supreme Court Justice. Mm-hmm. Tapos outright, sasabihin mo, Koreano agad. Meron ka, di ba, dapat bilang isang abogado, higit lalo na Supreme Court Justice ka, dapat bumabase ka sa ebidensya. Hindi yung bumabase ka sa tingin mo lang. Alam mo, Marlon, parang wala kayong pinagkatandaan. Parang hindi ka naging Chassis J. Chief Justice ka pa man din, di ba? Parang unbecoming of a CJ, yung nangyari. Yep. Ito, Marlon. IT expert, tignan ko nga kung makapagbukas na YouTube to, baka kaya, di ba? Mali mo naman, marunong. Tingnan nga lang natin, makakalang naman eh. Mali mo nagsisiri pa yan. Yung kaibigan ko ngang sikat na author, pareho kami. Ano, Marlon, yung sa lahat ng naging mouthpiece ng presidente, para ipagtanggol siya, nakulangan ako kay Sandro bilang anak. Kasi bilang anak, dapat may galit ka sa puso na winawak mo ang tatay mo. Diba? Tama ka pa. Kasi dapat, ang sinagot niya, hindi, nakipagbatuhan siya doon sa reporter na nagtanong. Sana, What do you think? But I think it's obvious. What do you think is the reason? It's obvious. What do you think? Yung ganun na parang kulang. Kasi kung ako ang anak, nasasabihin yun. Tama ka pa. Hindi tatay ko ang nasa video. Hindi adik ang tatay ko. Tigilan nyo ang tatay ko. Walang adik sa pamilya namin. Walang adik. Hindi kami adik. Hindi kami adik. Diba? Inyo ano? Diba? Hindi. Nakulangan ako sa kanya bilang anak. Galing lang, Pam. Galing lang. Kulang yung bit. Pero, Sige, go ahead, Pam. Kung nakulangan ako sa kanya bilang anak, nakita ko naman ang loyalty ni Benhor Avalos bilang kaibigan. Kasi sabi niya ganyan, kilala ko ang Pangulo. He does not engage to such activities na I know him so well. Parang naalala ko yung mga kababata ko sa Santa Mesa, tayo mga anik doon. Kilala ko yan. Ang problema, hindi ako sinama niyan. Ay, mga ganun. Tapos yung pagkakakilala niya, talagang idiniin niya. Hindi ganyan ang shape ng earlobe niya. Kapiting, ha? Di ba? Kung sabihin niyo, tenga mo ka, hindi ba? Hindi tayo expert pa, hindi tayo. Pero alam ko, ultimo size ng tenga natin, nagbabago. Di ba, pansin ko, may mga matatanda talaga. Sabi nga, pagka malaki yung tenga mo, mababuhay mo, di ba? So may mga nakikita tayo na talaga ng mga matatanda na malaki tenga na dati naman hindi ganito to. Alam mo, sa size po ang ng tenga, hindi ako eksperto. Alam mo, you don't need
I don't think we need to be expert para makita yung difference. Because Marlon, yung technology ng camera noon at yung ngayon, tama. Ay iba. Kagaya ngayon tayo, nag-upgrade tayo ng camera, mas clear na na-appreciate ay, na nila. Yung... Diba? Na-appreciate yung halos na makita nyo yung force namin dito eh, diba? I think doon nagkulang yung yabang, yung confidence ni Benhur Avalos, Secretary Benhur Avalos, sa pagtatanggol niya sa kaibigan niya. O sige, naging kulang, nakulangan ako sa anak. Oo. Nasobrahan ako sa kaibigan. Oh. I mean, parang tinayuan kita bilang kaibigan. Pero alam mo, sa lahat ng ito, na ginagamit ang mga bunganga nila para pagtanggol siya, ang kulang na kulang dito, yung pangulo mismo. Mismo. Dapat siya umaharap, diba? Yes, siya ang magsabi. Higit lalo, Egypt siya. Ikaw ang niyo, yung sa pangulo napansin dito. Nakalanta sila. Ang dami nagsasalita. Dapat pagka ganyan may krisis, isang mikropono lang. Ang dami na. At bakit nasa ng PCO? Anong ginagawa ng Secretary Chelly Grafil? At ang tingin ko, bakit kaya unang pinagsalita nyo ang Defense Secretary at DILG Secretary? Dahil una, gusto nyong intimidate yung taong bayan. Pangalawa, gusto nyong nakakalamdam ba kayo na merong mga dismayado na rin at merong mga disgruntled na military officials and PNP officials? Yun yung, okay, medyo napaka-unusual. Biglang-bigla sabay halos o magkakasunod. Diba? Magkakasunod na nagpatawag ng press ko, naglabas ng statement, ang Defense Secretary at saka DILG Secretary. Pero sa lahat ng nangyari ito, Marlon, hindi nagpatinag ang Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Makapal na mukha kay, confidently humarap sa tao. Sorry. Nawala ako doon sa proper term. Confident siyang humarap sa taong bayan. Para mag-report. Para magsinungaling. Para mangako ulit. Para mangako ulit. Na supposedly, ang State of the Nation address ay pahayag na to tungkol naman sa accomplishments mo. Resulta. At hindi para pangako lang. Resulta. Kasi ang ginawa niya, para siyang manako ulit, man. Oo, tama. Parang ikaw na alam mong, shit, hindi ko nagampanan yung mga promises ko before. Tama. Sige, bago set of promises naman ngayon. Tama. Kaya hindi mo malaman ngayon kung saan ka magtatanong, nasaan ang peke, yung video o yung mga sinabi mo. Tama. Parang hindi, pwede mo yun lang eh. Iba po ang pagkakaiba ng promising sa accomplish. Iba yung pagkakaiba ng ipinangako mo nung nakalipas na 2 taon sa nagawa mo. Expectation versus reality. Sana mga resulta na nga ang inire-report mo. Magtatatlong taon ka na, hanggang ngayon nangangako ka pa rin. Tapos yung mga binida mong proyekto, hindi mo proyekto yan. Proyekto yan ang ginigiba nyo, na sinisilaan nyo, na si Pangulong Rodrigo Duterte. Tapos yung binibigay nyo accomplishment, ano man yan, wala kang binibigay na figure. Dapat data-driven ng presidente. Data-driven ng pamahalaan. Data-driven din dapat ang bagong Pilipinas. Yeah. Totoo. Ano ba ang pinaka-naging highlight ng SONA sa'yo? Ang sama ng Pogo. Yun lang. Yun lang naman talaga dapat palakpakan. And pagkaya ko, buwang palakpak ngayon. Kasi tayo rito sa Third Floor Studio Pam, nananawagan tayo para matigil niya ang issue na sinasabi ni Ms. Pia, isa na Pogo. And ngayon, dahil hanggang December yan, so nangangahulugan na August, September, October, November, December, yung 5 months na to, hindi na sasalakayin yung Pogo Island sa Cavite, hindi na rin sasalakayin yung Pogo Hub sa Pasay at sa Mandaluyong City. Marlon, sorry ah. Iba yung pag sinabi mo, isara mo, i-stop mo fully. Iba yun sa, sa iririnig mo lang. Mismo, pa. Iririnig lang, hindi naman isasara yun. Pero pa, alam mo ba, nirename na yan? Yung IGL na tawag yan. Kaya nga, at saka contradicting pa, di ba? Nasabi niya, isasara na agad. Tapos yung pala, abot pa hanggang December. Mag-re-remit. Okay yun. Pero ilan lang ba yan, ano? Ilan lang dapat bago niya ipinahayag yan? Meron na kayong exact figure. Ito yung sinasabi kong data-driven. Meron na kayo ilang empleyado na Pinoy ang nagtatrabaho sa Pogo. Ilang kababayan natin ang maapekto. Tapos, ano na ngayon ang mangyayari sa mga Chinese employees sa mga Pogo na nasa Pilipinas, di ba? Kasi pagkakaalam ko, Pam, hindi na sila pwedeng bumalik sa China dahil paparusahan sila roon ng gobyerno ng China dahil bawal na bawal sa China ang sugal, di ba? Yun lang yung... Puro kayo wento, wala pa rin namang wenta. Actually, isa pang highlight sa akin, ha? Kasi ito yung moment na nag-standing ovation yung mga Rara Boys. Mm-hmm. Na, woo! Yung West Philippine Sea, na sinasabi ang atin ng West Philippine Sea, hanggat nag-aalag ang ating mga puso bilang Pilipino, atin ng West Philippine Sea. Pero wala siyang concrete action item, paano mapapasakan niya o paano niya i-deal ang hidwaan sa teritoryo, territorial dispute between those locations. Lip service. Walang diba? Kaya hindi mo pinaliwanag action sa item. Hindi mo pinaliwanag sa taong bayan, bakit nagsulputan ang mga EDSA sites? Kanina ba, tungkol mo bilang presidente ng Pilipinas na ipahayag sa iyong State of the Nation address na bakit sa loob ng nakalipas na 2 taon, 25 EDSA sites na meron ngayon sa Pilipinas, biglang-bigla, and wala po kayong ginawang consultation na ipaalam kung sa mga lugar na may EDSA sites na dapat pinalam nyo sa kanila na may ganitong itatayo na imbahada ng
sundalong Amerikano. At ano, wala siyang mensahe sa Pilipino na transparent niyang pinapakita na ito ang sitwasyon natin ngayon. Narito tayo ngayon. Nananawagan ako na mag-ingat ang bawat isa dahil bla bla bla. Walang ganun eh. Meron lang yabang na atin ito. Correct, diba? correct. Alam mo pa, nung nakaraan pa, balik ko lang ha, kasi binanggit ko na yung exercise. Kunin ko lang name ni Kuya. Yung nag-present, ma'am, sa People Zona, sa Liwasang Bonifacio. Ay, ang ganda nun. Ang galing, very specific. Yun yung mga anti-war group. Oo, oh, anti-war group. Si Sir RJ Apeliana. Inisa-isa niya, although siyam lang ha. Siyam lang itong present niya. Sa entablado ng People Zona sa Liwasang Bonifacio. Yung emphasize niya na siyang out of 25. Bakit ko sinabi 25? Kasi 25 po yung missile sites, ay yung nakatutok na missile na sinasabi ni Senadora Amy Marcos. So hindi ka naman tututukan dyan ng missile ng, ano, ng China kung walang base militar doon ng sundalong Amerikano. Ano yung siyam na yun, Pam? Ito yung Lalo sa Cagayan, Santa Ana, Cagayan, Gabo, Isabela, Port Magsaysay, Florida Blanca, Pampanga, Lapu-Lapu City, Cebu, Numbia, Cagayan, Antonio Bautista Air Base, Balabac Island sa Palawan. Alam mo, Pam? Ano, alam ko, nakinig ko. Yeah, ano, doon ako eh. It was the highlight of my, ano, of my presence finding us People Zona. Kasi talagang specific sa data. Sabi mo, anong missile yun ba? Anong missile? No, CF something. CF something, di ba? Teka, tingnan ko sa notes ko ah. Ang galing-galing ng presentation na yun. Para lang malaman ng mga, ka-third world dragons natin, katete kay Ebon. Pinaliwanag ni Sir RJ Abiliano ro na pag pinasabugan po yung Lalo Cagayan sites, ang estimated death po na mangyayari, 47,300. Dongfeng, sorry. Dongfeng missiles. Dongfeng 5 missiles, diba? Parang, na pagka pinasabugan, meron pa siyang demonstration siya, approximation. Na pamsakagayang, pagka sumabog yung missiles niya, yung Dongfeng na yan, ang estimated na mamamatay, 47,310. Ang estimated na masusugatan, ay 132,780. Sa Cagayan, ha? Cagayan pa lang. May mga Cagayan pa rin. Yung mga kababayan natin sa Cagayan. Sa Lalo Cagayan to, ha? And sa Santa Ana Cagayan naman, ang mamamatay kapag ka pinasabugan ng missiles mula sa China ay 12,830. Ang estimated casualties ay 7,640. Sorry, Marlon, sorry. Bakit? Breaking news. So, pinull out na ang mga security ni Bibi Sara. Yun yung nakita ko sa ano ni, ano? Yan sa ano ni, sa ano ni Miss Joey kanina. Oo. Diba? Na katulad din, same position natin. Bakit nyo pinag-iinitan si VP Sara o kahit sino sa pamilya Duterte? Kung tinanggalan nyo ng security, ang ating Vice President / ikalawang Pangulo, bakit hindi nyo tanggalan ng security ang lahat ng cabinet officials, gayon din ng mga senador at congressman, para equal yung playing field? O paano equal, Marlon? She's no longer a cabinet secretary. What equality are you asking? Hindi nga pa, eh. Yung mga senador. Yung mga congressman, yung mga kanya-kanyang security, bakit hindi nila tanggalan ng security? Kung himudpit naman doon sa Pangulo, ang hinahanap mo kay Bibi Sara. Ito, napaka-pudal nyo. Hindi pantay parehas. Nakaka-ajit. Yung, grabe, kala ko dati ang salitang pudalismo, galing lang sa mga, ano, yung mga activist. Pero napaka-pudal nyo, hindi kayo parehas. Hindi kayo pantay. Hindi pantay-pantay ang pagtingin nyo. So, hindi sa mga Pilipino, kundi sa taong gobyerno. Higit lalo yung mga taong gobyerno na tunay at nasa puso nila magsilbi sa taong bayan. So, hindi totoong may batas, Marlon. Ang batas ay kung kanina lang. Meron totoong batas, ma'am. Ang problema, yung batas na yan, pinaglalaruan nila para lamang sa mga sarili nila at tayong mga paslupang Pilipino ang pinaglalaruan nila. So, it does not apply to all? Yeah, correct. Tama. Dahil sa kanila lang, para sa kanila lang ang batas. Kung kanino nila gustong laruin ang batas, lalaruin nila ang batas para lamang makahamak o makompromiso ang iisa. Correct. Pantuloy ko lang. Okay, sorry. Nakita ko lang. Okay. Babalikan natin yan. Uh-huh. Kasi ano to, sige, ilating ko na. Sa Port Magsaysay, mamamatay di umano ay 112,340. 556,000 ang casualties. Sa Gamo, Isabela, 132,000. Sa Florida Blanca, Pampanga. Napakalapit ko dyan, Marlon. 266. Dito yung ano, Pam. May kilala ako dating Miss Florida Blanca. Ngayon, Miss Florida Blanca na 266,470. Deaths. Casualties. Deaths, ha? Casualties, 960. Almost 1 million. Sa Cebu. Ay, napakalaki. Lapu-Lapu City, 1.3 million na kababayan natin ang mamamatay. At ang masugatan ay 1.172 million. Di ba? 1.1 million. Wala pa ho rito yung mga ari-arihan na masisira. Dahil lamang sa walang kwentang gera. Sa Lumbia, Cagayan uli, 311,570,000 ang mamamatay. 537,000 ang masusugatan. Antonio Bautista Air Base, di ko alam kung saan to, sorry. 154,250 ang mamamatay. 35,620 ang masusugatan. Sa Balabac Island, Palawan, 3,180 ang mamamatay at 5,100
20 ang masusugatan. Sa kabuuan siyam lang po ito, ha? Wala, siyam sa 25 na sinasabi natin emphasize. Sa kabuuan dito sa siyam na to, 2.3 million na kababayan natin ang mamamatay at 3.793 million ang masusugatan. Nakakaano? Nakakainis. Ang, di ko alam, sana yung may mga data kayong ganito. No? Ano yung mga yan sa kanila? Inabot ko pa si Kuya RJ kasi ikaw nagpo-cover, di ba? So, nung ano, inabot ko siya sa likod. Sabi ko, Kuya, ganda ng speech mo. Pwede ko ba mahingi yung copy nung ano? Yung reporter instinct pa. Pati yung ano nyo, reporter instinct, nangingi ako ng ano niya, yung speech niya. Galing, galing. Actually, magaling. Very, ano sila, data-driven. Data-driven. At ano no, yung unlock. Alam mo ba nung nagsasalita siya sa taas, may mga nagre-react sa paligid ko na, uy, sa atin yan. Uy, malapit tayo dyan. Ay, biglabutan ko sa'yo. Uy, sabi, nung narinig ko yung Pampanga, nanungkot ako, Marlon. Oh. Ang lapit-lapit ko dyan, Marlon. Oo nga. Napakalapit ko dyan. Uy, dito sa Pampanga, dahil Pampanga yan, marami tayong ka-ebon dyan. At saka ka-tete. Tingnan mo ilang ebon ko, saka tete ang masisira. 266,470 mamamatay. My God, di ba? Asan ang konsensya nyo? Oh, well, tapos ang sasabihin mo sa report mo, ganun lang. Oh, atin ang Philippine Sea, hanggat nag-aalab ang puso ng bawat Pilipino tapos, sa ating bansa. Tapos na ho ang kampanya, trabaho na ho tayo. Puro kayo pangako. Sarap murahin eh. Ano yung sa totoo lang ang sarap murahin? Kaka, ay ambot sa imulabot. Na ano ako na, tapos ang isa pang naka-antig din sa akin na sinabi niya sa speech ni Marlon is yung, meron siyang project na walang gutom 2027 na nilalayon nila na makapagpakain ng 1 million most food poor Filipinos by 2027. Marlon, na ang pagpapakain, hindi yung umwesto ka sa lugar mo ngayon dito, kinakain mo, alis ka na for the next. Ang pagpapakain, nandiyan yung nutritional value ng proyektong ginagawa mo ilang beses sa isang araw. At long sustainable. Term. At long term, hindi yung para ka lang ano. Yan, yung pache-pache na hindi ka dito. O dito tayo sa point A, bukas tayo B. Habang kumakain ng B, may kinakain pa ang A. Oh. Ngayon punta ka sa C, iniwan mo yung B, yung A, may kakainin pa rin ba? Usad ka sa D, gutom ang C, B, A. Anong ano? Ang pinag-uusapan dito, yan? Food security, tsaka food sovereignty. Correct! Diba? Yung access mo sa pagkain, enough ba ang supply para sa sarili mong mamamayan? Na pagdating ng nakaambanggerang yan, pag sinara ang mga borders ng mundo, Marlon, may enough kang supply para mabuhay. At oras ngayon, alauna ng tanghali. Ang pinakain mo ba, kababayan mo yan, palagay mo lugaw. Ha? Mamayang alas dos, alas tres, hindi naman magugutom yan. Paano ang hapunan nila? Paano yung kinabukasan? Paano yung bukas, almusang tanghali ang hapunan nila? Yun diba? Ang sinasabi ko. Yung long term eh. Long term. Kaya mo bang i-sustain yan? Ginagawa ng timawa ang mamayang Pilipino. Kaya mo bang i-sustain yan? Eh yung ng 20 pesos na bigas na minsan ninyong ginawa sa Cebu, the following day, ininto nyo na dahil sabi niya, wait lang. Kayo, diba? Atras kayo, di ba? Atras kayo, di ba? If you only, kahit sabihin nilang imposible, economically and mathematically, if you have the political will to do it, you will be able to do it. Meron nga kayong ano eh, ang program funds na ano eh, na 800 billion, di ba? Saan nyo gagamitin yan? Saan nyo ginamit yan? Yung 90 billion sa PILET, saan nyo, di ba? Paano nagkautang ano? Paano nga pala yung PILET nakakainis yung pump? No, no? Bakit may savings na mapitira? Ano mo meron? Ang dami mga hindi nakapagabot na mga kababayan. I can answer that. Sige lang, pa. Yung meron kang savings is because you made all the efforts to save dahil ayaw mo siyang i-assign sa may ganitong proyekto o meron tayong budget na nandito. Dahil ang intention mo, ang end goal mo na nga is magnakaw, kimkimin yun, yung ibul sa yun. Kaya ka nagsisave. Regardless kung meron mga namamatay dyan ng hindi maka-afford ng dialysis, hindi maka-afford ng ganitong chemotherapy, hindi maka-afford ng ganitong pang-maintenance, wala sa kanila yun. Basta ako magsisave ako para pagdating ng panahon, may nanakawin ako. Pang personal na lang to. Ikaw, ako, lahat ng mga kaibigan na natin dati nasa gobyerno, ilang halos araw-araw may lumalapit sa atin para sa medical assistance. Halos araw-araw may iyan na tayo mag-endorse to. Di ba? Tapos ganyan, tinipid nyo ang taong bayan. Tapos itong pagtipid nyo, pagmamalaki nyo, may savings, yung pala gagamitin nyo kung saan lang. Di ba? Ano no? Yung nakalaan po yung perang yan, parang sa universal healthcare, hindi po nakalaan yan sa pulsa nyo. Marlon, ang hindi natin naiintindihan dito at hindi naiintindihan ng marami, yan 90 billion na yan, kapag ikaw employed, kinakaltasan ka, Marlon. Contribution mo yun bilang individual, hindi yung subsidiya ng gobyerno. Mismo. Saka pang, huwag natin kalimutan na, remember nung panahon ni Tatay Digong, nagre-reklamo yung mga hospital owners kasi hindi sila makasingil. Nagbabanta sila noon. Ang PILET chairman noon, ang ngepe ng presidente ng PILET noon, si dating NBI Director Dante Giran. Ang ginagawa ni Dante Giran, being CPA lawyer, talagang tinatasan niya ngayon na bago bayaran yung mga ospital. Eh ngayon,
ano, nabayaran na ba natin yung mga naniningil na private hospitals? No, ano, kina-charge pillar, di ba? Ba't ganyan? Okay yan, nakakatuwa. Hindi nga nakakatuwa na ano, may tira kayo. Hindi, okay yan kung may tira kayo, kung wala bang, no, dapat no one left behind na kababayan natin. Meron bang, wala bang napabayaan kahit isang kababayan natin na umihingi ng tulong para ma-avail ang pillar benefit sila pag sila'y nagkasakit? Ang dami, sandamakmak po, sandamakmak na mamayang Pilipino ang halos ng lilimos para lamang makatikim man lang ng contribution nila sa PhilHealth. Tapos kayo, ganyan, biglang-bigla nyo na lang ililipat kung saan mga proyekto yan. Oh, Marlon, yun lang ang gusto kong i-emphasize para malaman ng maraming nanonood sa atin ngayon, Marlon, na itong ibinulsan nila na 90 billion ay contribution ng bawat individual na binawasan o pinaltasan sa kanilang mga sweldo para sa kanilang PhilHealth contribution. Ito ay hindi subsidiya ng gobyerno. Hindi ito pera ng gobyerno. So kung ano man yung 90 billion na yan, kabuuan po yan ng pera ko, pera mo, niya, nila, nating lahat. So, hindi ito pera yan. Nag-contribute po buwan-buwan ang mamayang Pilipino para sa sarili rin namin, para sa mga kanilang sarili, at hindi para sa sariling bulsa nyo. Eh, para may nakawin sila, hindi ba yun? Di ba? Ano yan, magko-contribute po? Sige, contribute tayo sa Pilipino. Para may nakawin, para may nakawin kayo. Ano bali? Yan ang bagong Pilipinas. Yan ang magnanakaw. Kapatid yan ng sinungaling, Marlon. Diba? Lagi, yan ang naging problema ng pangalang Marcos na idinikit sa kanila at idiniin sa kanila. Maraming dekada ang nakaraan na sila ay magnanakaw, na sila ay kumamkam ng mga ill-gotten wealth, na sila ay tax evader. Tapos ngayon, pagkakataon mong patunayan na hindi ikaw ang lahat ng maruming salita, dekada ago, tatlong dekada, decades ago, tapos ngayon patutunayan mong tama pala kami. May sariling kompetensya na ngayon eh. May nagko-competition na ngayon, si magnanakaw sa sinungaling. Nag-uunahan, no, sino sa kanilang pinakamaraming sinungaling, sino sa kanilang pinakamaraming magnanakaw? Well, definitely, ang nakaw ko ay both. Yeah. So, ang mga faksyon na sa paligid niya, maglalaro, maglilinis-lisisan, na hindi, sinungaling lang ako, hindi ako magnanakaw. Ay, magnanakaw ako, pero hindi ako sinungaling. Ganun, sa dalawang salita niya, tinuto niyo. Oo, pardon.